Napaka-importante ng territory. Kaya nga pinaglalabanan yan sa gere. Ganon din sa BIR audit. Territory is very important. Sabi ng BIR, gusto ko dito i-audit yung iyong mga books of accounts, yung accounting records mo, dito sa opisina ng BIR. Sabi mo, teka muna, hindi ko maintindihan niya kung dyan o dito. Okay. Alamin natin, saan ba dapat? So, ang topic ko eh, paano i-control? Meron kang karapatan bilang taxpayer na i-control yung nangyayari sa buhay mo. Ayan, hawak mo yung remote control. So, katulad ng remote control, nasa sa'yo kung anong channel o anong palabas o video ang panoorin mo. Or, ibigay mo yung remote control sa BIR at ire-remote nila yung buhay mo. Kung gusto nilang pasayawin ka, sasayaw ka. Kung gusto mo kung pakantahin ka, kakanta ka. Because ibinigay mo yung right mo. Ano yung right? Right to control. Marami kang pwedeng kontrolin sa buhay mo at pwede mo rin kontrolin ano ang magiging destination ng deficiency tax assessment mo. At ang pag-aaralan natin is yung venue ng audit. Saan ba dapat magkaroon at saan dapat ganapin ang venue? So, pag-usapan muna natin, ano ba kahalagahan nitong pinag-uusapan natin, sir? Alam mo, yung tinuturo ko ay parang pagkain eh. So, kung hindi mo siya dapat kainin ngayon, ilagay mo lang siya sa refrigerator. Ilagay mo doon. At baka pagdating ng panahon, eh nagutom ka, kailangan mo ng knowledge. Eh di kunin mo dyan sa refrigerator mo. Ibig kong sabihin, yung refrigerator mo, yun yung utak mo eh. So kung may knowledge na ibinibigay sa'yo, katulad na to libre, panoorin mo lang. Panoorin mo. Baka susunod na paraon, eh magkaroon ka ng ganitong problem, eh madali mo siyang maalala. Ay nako, napanood ko yan sa Tax Specialista YouTube channel. Ay nabasa ko yan sa ka-taxpayer Facebook account. Parang ganon. So madali ka ngayon pumunta sa library mo na nasa utak mo na. Yun lang po yung gusto kong ipahiwatig sa inyo. At kung meron ho kayong mga BIR letter of authority na galing ho sa BIR, katulad po nito, at para dun ho siya hindi pa nakakakita ng letter of authority, at later on, makakatanggap kayo, ito po yung itsura. Huwag ho kayong matakot, huwag ho kayong mag-alala, at huwag ho kayong magpapanik pag naka-receive kayo ng letter of authority. Ang importante lang, naiintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng letter of authority. So, maliwanag ho dito sa letter of authority, sinasabi na nire-request kayo na ang books of accounts daw ho ninyo, yung required books of accounts, ay i-provide. So, saan ipo-provide? So, ang pag-uusapan ho natin yung venue. So, maraming revenue officer na sasabihin, eh, i-deliver mo sa amin sa assessment division sa regional office. Pag-usapan ho ninyo, huwag kayong magalit, huwag ho kayong agad-agad mag-desisyon, pag-usapan ninyo. Dalawa ho kasi yung venue o venues. Sa opisina ng BIR at sa opisina ho ninyo. Hindi ho venue yung restaurant, hindi. Hindi venue yung karinderya, hindi. Hindi venue yung mga lobby ng hotel, hindi. Dalawa lang lagi ang venues na pwedeng yung pagpilian. Yung pong principal place of office ninyo kung saan pwedeng mag-audit ang BIR o sa opisina ng BIR kung ayaw ninyo sa opisina ho ninyo. So pag-usapan ho natin kasi meron ho tayong natanggap na reklamo sa mga taxpayer. Sabi nung revenue officer, 23 years old, ang tapang-tapang, eh sinasabi na, hindi, dito kami dapat mag-audit. Isipin nyo, sinabi niya, dito daw sila mag-audit sa assessment division. So kung hawak ko yung letter of authority ay nakasulat ho sa ibabaw ay assessment division, ito po, ito. Eh, ito po yung sagot sa gagawin ho ninyo. Una, check ninyo, saan sila mag-audit? Eh, sabi rito, ito po ang binabasa ko ho rito ay pwede ho ninyong i-download, RAW 3-2014. Meron ho silang obligation na mag-audit. Saan mag-audit? Nakasulat dito,
conducts original audit, ayan, RAW 3-2014, conducts original investigation of audit of office audit returns under its jurisdiction. Ayan, sinasabi nila, ang pag-audit namin sa office lang. At hindi kami pwedeng mag-audit sa principal place of office mo as a taxpayer. Tama ba 'yon? Sabihin na natin tama. Sino magdi-deliver ng libro sa kanila? Ikaw, taxpayer, o pipikapin nila 'yung libro o 'yung accounting records mo sa opisina mo. Ayan. Kasi 'yung taxpayer na tinutulungan natin, gumastos ng 5,000 para lang i-deliver 'yung libro doon. Imaginein mo, ang hirap kumita ng 5,000 piso. Sasayangin mo sa pagdi-deliver lang ng books of accounts mo at other accounting records na wala ka namang benefits pag dineliver mo sa BIR. Diba? Ano ba benefits mo doon? Makatanggap ng deficiency tax assessment? Di naman ata makatwiran yon. So, sabi nila, ito raw yung kanilang basis. Ayan. Meron daw silang office audit section. Wala naman kine-question doon. Kung may audit question, okay lang yon. So, kami mag-audit. Ito yung policy. Pwede nyong i-download. Kami mag-audit sa office. Alam nyo ba na ipinagbabawal, hindi naman pinagbabawal, ang sabi ng batas, maliwanag, under section 235, ng pag-audit ng mga taxpayers' books of accounts and other accounting record ay sa principal place of office ng taxpayer. Since itong RAW 3-2014 at RAW at RMO 32-2018 ay contrary. Ibig sabihin, hindi ho in accordance with the law. Ano ba yung law? Yun yung Republic Act 8424 as amended, yung po yung tax law. So kung hindi siya in accordance with the tax law, void ho yung kanilang instructions. Void din yung letter. Void lahat ho nung ginagawa nila. So, dapat baguhin ho nila yan at maging uniform sila dun sa tax code. Kasi yun yung constitutional right ng taxpayer na dapat yung ina-apply sa kanilang batas ay constitutionally mandated. Yan po yung sabi ng batas eh. So, hindi ho sumusunod yung revenue officer. Anong gagawin ko, sir? Proteksyonan mo yung sarili mo. Meron kang right na proteksyonan ang sarili mo. So ngayon, yung dilecture ko rito, kung alam mo kung paano gamitin ito, gumawa kang letter at i-invoke mo na magkaroon ng field audit. I-invoke mo rin na, sige, kung gusto mo ng office audit, edi pumunta ka sa opisina, bitbitin mo yung 10 boxes kong dokumento at ikaw ang gumastos ng 5,000 pesos. Bakit ako gagastos? So, wala ho kayong obligasyon na dalhin yung record sa kanila. Pero meron silang obligasyon, yung mga BIR officials, na pick upin yung record sa opisina ninyo. Tandaan po ninyo yon. So, kung wala ho kayong time na gumawa ho ng letter para ho sa venue, audit venue for assessment division, meron po tayong available na template. At yan po ay binebenta natin ng 1,120 pesos per PDF. At yan po ay mabibili nyo, i-text nyo lang ho ako at i-email yung mga email accounts na nakikita nyo dyan at ipadadala ko ho sa inyo. Fill in the blanks na lang po yun para ho kasi kayong, at kung wala naman kayong ano, kung wala naman ho kayong tawag nito, paggagamitan, pwede pa rin ho kayong bumili. Para lang ho kayong bumibili ng pagkain, di ba? Sa pagpumili kayo ng pagkain sa grocery, para na rin kayong may grocery sa bahay. Inilalagay nyo sa inyong refrigerator. Ito yung sample eh. So, yung knowledge po o yung template na binibenta ko sa inyo, para ho yung pagkain. Parang itlog, parang tinapay, parang juices. Ilalagay nyo ho yan sa inyong ref. Ang ibig kong sabihin yung rep nyo rito, yun yung utak nyo. O pwede nyong ilagay rin sa Google Drive para kung kahit nasaan kayo, pwede nyong i-gamitin or i-download. So ngayon,
Anong gagawin ninyo? O pag meron na pagkailangan-kailangan nyo na, o nagugutom na kayo, di ba, katulad ko, pag nagugutom ako, wala akong ginagawa kundi pumunta sa refrigerator at tumingin ko anong pwedeng kainin ko. Ganon din ho yung mga templates na ginagawa ko, yung tax bookkeeping for BIR compliance manual na ginagawa ko, na kino-customize ko per taxpayer. Pwede nyo hong gamitin. Kaimportantehan, mabanggit ko na yung tax bookkeeping for BIR compliance. Ang problem talaga ng mga taxpayer pag wala na yung bookkeeper, wala nang pwedeng gumawa. Pag tumakas na yung bookkeeper, tumakas na yung mga CPAs, wala nang nakakaalam. Katulad nung naging experience natin, nung namatay yung accounting manager, ala, patong-patong yung penalty because walang alam yung mga subordinates niya paano gagawin yung kaalaman tungkol sa taxation. So, very important na meron ho kayong tax bookkeeping for BIR compliance na nakapattern ho sa actual business transactions ho ninyo. Maganda ho yun because yung inyo pong compliance with the BIR, talagang suited, kumbaga sa damit, eksakto sa inyo, kung medium size kayo, medium. Hindi kayo bibili ng large or small, hindi nyo magagamit yun. Diba? Ganun din ho yung tax accounting manual o tax bookkeeping for compliance manual kasi ho, ang sagot ho sa tax problem ho ninyo, yung bookkeeping. Wala na hong iba, sir. Kung tama bookkeeping nyo, mawawalang kusa ang BIR letter of authority. Mawawalang kusa ang mga letter ng BIR kasi hindi na kayo susulatan. Compliance na ho kayo eh. Para ho dun sa mga gusto hong maging intern ko, ayan, meron po akong internship. I-follow lang ho ninyo. I-free nyo na yung mga sarili nyo sa accounting mistake. So hanggang May 15 po, nag-accept ho tayo ng interns. I-email nyo lang ho ako yung letter of intent ho ninyo, yung inyo pong BIRCOR at yung credential ho ninyo. Ayan. And then, malalaman ho ninyo yung gagawin ho ninyo para maging competent tax bookkeeper ho kayo. So, abangan ho nyo yung mga susunod kong video at kung meron ho kayong pagkakataon, bumili na ho kayo ng aking mga templates. Ayan ho yung pinakamura kong templates para ho sa tax bookkeeping for BIR manual. O, yung mga gumagamit po ng 8% gross receipt income taxation, kailangan din ho nyo may books of accounts. Yung mga BAT registered retailer, kailangan ho ninyo ng books of accounts. Yung mga BMBE, yung pong non-VAT registered taxpayer, kailangan nyo ng books of accounts. At yung pong books of accounts nyo, ang pinaka-importante dyan, meron ho kayong tax basis chart of account. Huwag ho ninyong kalimutan na mag-comment ng heart. Yun lang ho ang aking nire-request. I-comment lang ho nyo yung heart, hindi nyo kailangan magsalita. Comment lang ng heart emoji. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, masayang hanap buhay ho sa inyo, masayang kabuhayan, masayang para ho sa masayang buhay. Peace and happiness be with you for life. See you in my next video.